Magandang araw mga kabuhay! Ang tatalakayin natin ngayon ay napapanahon kung ano ba ang aneurysm. Ano-ano ba ang iba't ibang uri ng aneurysm? Paano ba ito maiiwasan? Describe muna natin mga kabuhay ang ibig sabihin ng aneurysm. It is an abnormal bulge in the wall of a blood vessel. Ibig sabihin may bulge o umbok na dulot ng pamamaga sa wall ng ating ugat. Halimbawa po sa ating utak, kapag naging weak po yung artery wall, halimbawa dito sa side na to, na pwede pong anytime mag-burst po yan o pumutok, tinatawag din po yan na rupture, na pwede pong mag-cause ng internal bleeding, ito na rin po ang nagiging dahilan ng kamatayan ng isang tao. Kung sa signs and symptoms naman, yung iba biglaan, malalaman na lang natin na yung cause ng death ng isang tao, ba't biglang namatay, yun may pumutok pong ugat sa utak. Mamaya po may mga parts po sa ating katawan na pwede hong mag-develop ang aneurysm. Isa-isahin po natin yan. May tatlo po kasi tayong klase, no? Ito po yung vein, capillaries, and artery. So, yung dalawa pong pinakamalalaki, yung which is the vein and artery, meron po yung difference. So, yung vein, okay, nagdadala po yan ng deoxygenated blood. Kaya po ang daloy ng dugo dyan papunta sa puso. Then, yung artery po, medyo malakas po ang pressure po nito kasi galing na po siya sa puso at ang daladala po nito ay ang oxygenated blood. At third one po ay yung capillaries. Mga maliliit po itong ugat na siya pong nagko-connect between the vein and artery doon na po mismo sa organ po ng ating katawan. Una po nating pag-aralan ay ang classification of an aneurysm. At number one po, meron tayong tinatawag na saccular aneurysm. Mapapansin nyo po, ang bulge po niya or yung umbok niya sa side po ng artery. Pangalawa po ay ang fusiform aneurysm. So, makikita nyo po, ang bulge po niya ay sa lahat po ng side ng ating artery. Pangatlo naman po ay ang pseudoaneurysm. So, mapapansin nyo, ito yung normal artery, ito po yung pseudoaneurysm or tinatawag din po nating false aneurysm. So, ibig sabihin po, nag-a-occur po ito kapag po yung outer layer po ng artery wall, nag-e-expand po siya. So, nagkakaroon po dito ng tear extending through the media. Different parts of the body can develop aneurysm. So, saan-saan bang parte ng katawan natin? Sa utak lang ba na pwede tayong magkaroon ng aneurysm? Number one po natin is aortic aneurysm. So, ito po ay nakalocate sa ating puso kasi yung aortic, tinutukoy po nito yung aorta, the biggest artery po sa ating katawan. Kapag ito po ay nag-bulge o namaga, no, pwede po siyang mag-rupture o mag-burst. Medyo delikado po kasi ang aorta, siya po ang nagdadala ng oxygenated blood from your heart to the vital organs po sa loob ng ating katawan. Halo po yung abdominal aortic aneurysm, ito po yung section din ng aorta, no, galing din sa puso na nakikaris ng blood po into your abdomen or your belly. So, pangatlo po yung tinatawag nating thoracic aorta aneurysm, bandang upper part naman po ng chest natin. So, pang-apat po yung nababalitaan po natin, which is the cerebral or brain aneurysm, meaning may pumutok na ugat po, no, sa utak. So, karaniwan po ang classification po ng aneurysm dito is saccular or berry aneurysm. Yan po. Kaya ngayon po, sa panahon ngayon, may mga kilalang tao o artista na ito po ang nagiging dahilan ng kanilang kamatayan at nakikiramay din po tayo sa kanila. Panglima po ay ang popliteal aneurysm. So, ito po yung artery na nasa likod po ng ating tuhod. Number 6 po, yung mesenteric artery aneurysm. Ito din po yung mga artery na nagbibigay po ng oxygenated blood sa ating pong mga intestine. Ayan. Pang-pito po, yung splenic artery aneurysm. So, yung spleen po natin nasa left side ng ating abdomen. May artery po doon na pwede pong magkaroon din ng bulge or rupture. Ang walo po, yung very rare naman po, bihira po ito, which is the carotid aneurysm. So, yung carotid natin, bandang neck area. Next po natin, what are the signs and symptoms of aneurysm? Mga kabuhay, ang symptoms po, no, yung iba, wala. Okay, biglaan. Yung iba nga natutulog lang, namamatay na. Yung pala, ito yung cause. And another one po, kapag po sudden, biglaan, nag-ruptured, no, yung aneurysm. Kung sa amang part po yun ng katawan natin. Okay, kung sa utak man po, sobrang sakit po, worst pain ng ulo ang nararamdaman po. Kasabay po nun, lightheaded, nagkakaroon na po ng loss of consciousness, naiimatay na, confused yung kanyang vision, nagbablurred na, mabilis na tibok ng puso. Tapos kung ito po ay sa thoracic, abdomen, or popliteal, super sakit po yung nararamdaman sa part na yon. At nagiging weakness po, parang na-stroke na rin. So, immediate po, kailangan po natin na dalhin agad, no, yung tao sa malapit na hospital or kung may isang symptoms man dyan, immediate, no, pumunta po agad.
Marami pong nagtatanong kung ano ba ang cause ng aneurysm. Bakit ba nagkakaroon ng aneurysm ang isang tao? Okay, number one po, kapag po may atherosclerosis. So, ito rin po yung nagiging dahilan kung bakit po tumataas ang presyon or blood pressure po ng isang tao. Nagkakaroon po ng bara, calcification po dun sa wall ng artery. So, nakikita po natin, nagna-narrow no, yung artery, sumisikip, kaya nagkakaroon po ng mataas na presyon, di ba? Pressure po dyan. Kaya yung iba, nagkakaroon ng clot. Nagbablock na mismo yung flow ng blood sa artery, kaya nagkakaroon po ng bulge. No? Pwede pong sa side or pwede pong both side po ng artery wall. Number two po, yung high blood pressure or HPN, hypertension. Hindi po nakokontrol yung presyon ng dugo at nahihirapan din po yung puso kaya lumalaki din na tinatawag din natin cardiomegaly. Next po natin, ang isa po sa cause no, ng aneurysm, yung mga smokers o mga naninigarilyo. Another cause of aneurysm, kapag po nagkaroon ng injury, nauntog ng malakas, so kailangan po talaga magpa-check up. At last po, kapag po may family history of aneurysm, so medyo mataas po yung risk. Paano naman po tinitest? Paano naman po nalalaman na mayroong aneurysm yung isang tao? So meron po tayong mga imaging tests. Number one po is CT scan. Number two po ay MRI angiography. So MRI is magnetic resonance imaging. Okay, next natin is ultrasound. Katulad po nito, chine-check yung kanyang abdomen if there's a abdominal aneurysm. Next po na test, syempre, tatanungin po directly ng doctor kung ano po yung nararamdaman, tapos kung may mga kailangang i-blood chem, kung hypertensive yung isang tao. Usually po kasi ang aneurysm sa edad, dapat mga 50 years old and above ang prone po dyan. Kaya lang po ngayon, dahil sa stress, pabata na ho ng pabata ang nagkakaroon po ng aneurysm. Para po maiwasan natin ang complication ng aneurysm like internal bleeding. Next po natin is treatment for aneurysm. So yung iba naman po, pag na-detect po na may bulge or umbok dun sa kanilang arterial wall. Halimbawa, hindi pa siya nag-ruptured, no? Unruptured pa po. So, ang goal po ng mga doctor is to prevent the aneurysm from bursting. So, for example, kung high blood, i-control po yun. Bibigyan ka ng maintenance. I-control yung cholesterol mo. Kung large aneurysm naman, yung mga malalaki na talaga na possible anytime na pwede pong pumutok, so nag-undergo po ng surgery. Number one po is the EVAR or endovascular aneurysm repair. So, meaning, i-repair po nila yung part na nag-bulge, katulad nito sa abdomen. Nag-insert po ang surgeon ng catheter or thin tube. Then magkakaroon na po ng graft po dyan, mga tubings po para po ma-repair yung nag-bulge. Second po is the endovascular coiling. It treats cerebral aneurysm or brain aneurysm. So nag-insert po ng multiple coil, usually spiral platinum wire po yan, through a catheter para po ma-pack no, yung aneurysm at ma-prevent po siya na pumutok. Next po natin is the microvascular clipping. So, nagkakaroon po dito ng pag-clip ng metal at the base of the aneurysm to cut off the blood supply. Last part po natin is prevention of aneurysm. Number one, kain po tayo yung maganda po sa puso. Iwasan po natin ang mga saturated fats na nagpapataas ng ating presyon. Number two po, mag-exercise tayo regularly. Kahit po 10 to 20 minutes a day. Number three, ma-maintain po natin yung ating healthy weight. So, compute po natin yung ating BMI. Dapat hindi po tayo overweight. And last po, kung tayo po ay naninigarilyo, so stop na po natin unti-unti. Quit smoking. Hanggang dito lamang po mga kabuhay ang ating naging pag-aaral tungkol sa aneurysm. Sana po may nadagdag na kaalaman sa bawat isa sa atin para po iwasan po natin ang sakit na ito. Kaya, stay healthy mga kabuhay. God bless everyone. Bye!